Plus News Update. Sa ating mga balita, 15 million pesos na halaga ng illegal na droga na sabat sa Ninoy Aquino International Airport. Magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan, walang naiulat na Filipino casualties. Agriculture losses dahil sa El Nino tumaas sa 2.63 billion pesos. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasabat ng Bureau of Customs, Ninoy Aquino International Airport o BOC na IA ang ilang unclaimed parcels na naglalaman ng mga ilegal na droga na nagkakahalaga ng halos 15 milyong piso. Isang parcel na nanggaling ng Amerika ang nadiskubring naglalaman ng 2,452 grams ng cocaine ang nakatago sa black box. Tinatayang nagkakahalaga ito ng halos 13 million pesos. Anim pang mga parcel na may lamang 1,307 grams ng marijuana ang nakuha mula sa airport. Tinatayang nagkakahalaga ang naturang droga ng halos 2 milyong piso. Wala pang iniulat na Filipino casualties sa nangyaring 7.2 magnitude earthquake sa Taiwan kahapon. Ayon kay Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bello III, wala pa silang natatanggap na report na injuries o casualties ng ating mga kababayan mula sa mga Filipino community leaders sa Taiwan. Sa isang post sa Facebook, sinabi naman ng Department of Migrant Workers o DMW na kanilang minomonitor ang kalagayan ng overseas Filipino workers sa Taiwan. Ang 7.2 magnitude earthquake na gumising sa Taiwan ang naitalang pinakamalakas na lindol sa bansa sa huling 25 taon. Sa update ng National Fire Agency o NFA ng Taiwan, siyam ang iniulat na patay at 882 naman ang sugatan sa nangyaring trahedya. Tumaas na sa 2.63 billion pesos ang naitalang agriculture losses sa Pilipinas dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Sa huling report na nilabas ng Department of Agriculture o DA, nakita na mahigit 53,000 na ektarya ng pananim ang apektado ng El Nino. Mahigit 10,000 hectares sa mga ito ang idineklarang no chance for recovery. 17 lugar na sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity. Samantala, 19 na mga lungsod at bayan ang nagsuspinde ng mga klase sa mga estudyante. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kasalukuyang nararanasan ng bansa ang height ng El Nino phenomenon na inaasahang matatapos sa huling linggo ng Mayo hanggang Hunyo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.